Ayan, so welcome ulit sa ating next tutorial, no? So I hope na natapos yung basic course and I hope na nakagawa na kayo ng ads dun sa ating basic course. And sana yung nagawa nating ads is naging successful, nakapag-produce kayo ng maraming sales. Now, sa mga hindi naging successful ang kanilang ads sa basic course, no, huwag kayong mawala ng pag-asa. Mag-try lang kayo na mag-try, no? Huwag kayong manghinayang kasi sayang naman yung inumpisahan nyo. Malay nyo sa pangatlong try, pangapat na try, dun nyo makuha yung tamang timpla ng ads nyo, no? So, dito sa advanced course, marami tayong pag-uusapan and maraming pwedeng makatulong sa iyong business na pwedeng hindi gumana yung basic course sa'yo. Malamang nandito sa advanced course yung sagot dun sa kung bakit hindi naging successful yung ads mo dun sa previous videos. Okay, so simulan natin. Ito, review lang po ito. Ito yung mga tinatawag na campaign objective. Ipapakita ko to kasi meron tayong gagawin mamaya sa mga susunod na video, yung tinatawag na retargeting. So importante na malaman mo yung iba't ibang mga campaign objective kasi kung hindi mo to alam, hindi mo alam yung mga purpose nito, ano, mahirapan ka rin gumawa ng mga experiment mo sa susunod na mga videos, no? Kasi Facebook ads, yes, meron tayong sinusundan na video step by step, pero yung success ng iyong business nakadepende pa rin yan sa'yo kung paano mo siya gagawin, kung paanong experiment ang gagawin mo para makuha mo yung tamang timpla ng ads mo sa business mo, no? So sa'yo pa rin depende yung success ng business or ads na gagawin mo, no? So ako lang po ay guide, igaguide ko kayo sa tamang mga steps sa Facebook Ads Manager. Now, punta kayo sa inyong Ads Manager. Ayan, business.facebook.com/adsmanager. Then makikita niyo yung create. Ayan, yung create yung kulay green. So, di ba pag nag-run tayo ng ads, ito laging unang natin makikita, yung create button. Then, papapiliin tayo ng campaign objective. Ngayon, sa last ano natin, basic course, ang ginamit natin campaign objective is messages. Tama? Yung messages, ang purpose ng messages is to gather a lot of people who wants to message Facebook page. Hindi kinukuha ni Facebook yung mga tao na interested pero hindi naman mahilig mag-message sa mga page. 'Di ba? Kasi possible na maraming interested sa business mo or sa product mo pero hindi sila pwedeng targetin ni Facebook kasi nga hindi sila mahilig mag-message sa mga page. So interested sila sa ganung product pero in a way na gusto nila sa mga website sila bibili, hindi sa messages. So may mga ganun, no? So nababasa ni Facebook 'yan. So, pwede na yung business mo is hindi naging effective nung basic course natin kasi messages or messaging campaign yung gamit mo, no? So, this time, sa ating advanced course, ipapakita ko naman yung mga iba't-ibang way or iba't-ibang campaign na pwede natin gamitin para makagather ka ng tao or ng target audience para bumili doon sa business na ino-offer mo. Okay ba yun? Okay, so simulan natin. So, hindi naman lahat ito is gagamitin natin, no? Hindi naman yun lahat is effective talaga. Just in case business talaga yung tinatakbo mo, gusto mong lumago yung negosyo mo, gusto mong magkaroon ng malaking kita, syempre, ipapakita ko sa'yo yung mga tamang objective or campaign objective na makakapag-produce talaga ng sales, no? Syempre, yung messages campaign, effective talaga yan, no? Effective talaga yan. Pero, just in case ikaw yung business man or nagbi-business ka na meron kang website. Yan. So dito sa advanced course, hindi na tayo magre-relay lang sa Facebook page yung messages, yung messaging, no? So malamang nakapag-upgrade ka na, meron ka ng sariling website. So pwede na nating gamitin yung website mo to gather more people para maraming mag-inquire sa business mo. Okay, number one, itong under consideration is traffic. Para saan ba yung traffic? Ito yung website traffic. Ito yung
type of campaign objective na gagamitin mo just in case gusto mo maraming taong bumisita sa website mo. Okay, nag-run ka ng ads, syempre may picture pa rin yan or video. Yan. Tapos, nakita na yung picture, na-curious sila. Anong gagawin? Pipindutin nila ngayon yung link or yung website link mo. So, pag-click nila ng website link mo, so mapupunta dun sila sa offer page mo, dun sa business or product na in-offer mo. Ngayon, itong si Facebook, hindi niya natatargetin yung mga taong mahilig lang mag-message sa mga Facebook page. Ang tatargetin niya na is yung mga taong mahilig mag-visit sa mga website. Okay? So, ganun po yung purpose ng ating campaign objective. So, yung mga last na mga na-target mo na tao through messaging or messages, possible yung iba doon hindi mo na ma-target. Kasi ang type ng tao ngayon na ita-target mo is more on people who wants to buy through website. Ayan. So, traffic, no? Okay. So, number two campaign objective na pwede natin gamitin is video views. Ayan, video views. Itong campaign objective naman na to, meron kang video na ginawa, tapos gagawin mo siyang ads. Para, kumbaga, yun na yung parang mag-explain nung iyong business or product through video na. Okay, hindi sila, kasi maraming tao na hindi naman mahilig talaga magbasa sa website. So, anong gagawin? Gusto lang nila manood. Tapos, pag nanood sila, doon na nila malalaman kung ano yung business mo or yung product na in-offer mo. So, very effective itong video views or video views campaign objective. Lalo ngayon, mahilig ang mga tao manood ng video. Tama ba? Kasi, instant to eh. Instant na wala na silang gagawin. Diba? Pipindot nilang nila yung video. Tapos, ano mangyari? Malalaman nila kung ano yung in-offer mong business or product. Ayan. So, ang matatarget naman ito is more on tao na mahilig talagang manood. Hindi yung mga tao na mahilig mag-message, hindi yung mga tao na mahilig mag-visit sa mga website. Ayan. So, ang tatargetin talaga nito yung mga tao na mahilig talaga manood. Yung mga tamad, ayaw magbasa, ayaw magbisita sa mga website. Yun. So, gusto lang nila manood. Pero, interested pa rin yun sa product na in-offer mo. Interested pa rin sila sa product na in-offer mo. So, yun yung maganda doon. And, based sa study, talagang napakaganda ng results pag ginawa mo tong video views campaign objective. Okay? So, kung effective ang messages, yung sa basic course natin, effective din tong video views na campaign. So, sa traffic, di ba, kailangan mo ng website. Sa video views, kahit hindi mo na kailangan ng website, kasi video lang naman yan, no? So, sa messages, kailangan mo lang ng Facebook page din, tapos i-run mo lang yung messaging campaign, so ganun lang. Now, sa conversion campaign, ayan, conversion, under conversion campaign, meron yung conversion, ayan. So, aside sa messaging campaign, so yung messaging campaign, hindi naman nire-require na may website ka, di ba? Okay, so hindi mo kailangan ng website para maging effective yung iyong business. Kasi, kailangan mo lang is Facebook page. Tapos, magme-message na sa iyo yung mga tao. Ganon sa messages, ha? Messaging campaign. Ngayon, lumaki yung business mo, nagtayo ka or nag-build ka ng website mo or nagpagawa ka ng website mo. Kasi gusto mo mas mataas na or gusto mo mag-upgrade to the next level yung iyong business. Ngayon, may website ka na, anong best campaign objective na gagamitin mo? Pwede ka pa rin mag-messages. Tapos, nakakonnect doon yung mga links ng website mo. Pero, mas mainam kung gagamitin mo itong conversion campaigns. Ayan. So, aside sa messages campaign na effective, kung may website ka ngayon na gumagamit ng ng Facebook ads, mas mainam na gumamit ka ng conversion campaigns. Kasi, ito yung campaign objective na the best para sa mga may-ari ng website to increase their sales. Yan, para mag-increase yung sales nyo. So, ang gagawin lang yan, syempre, image pa rin or video, depende sa gagawin mong ads. So,
i-run mo lang yan, tapos mapupunta sila sa overpage ng iyong website. Parang traffic din. Pero ito kasing conversion ads, sige, balikan natin traffic. Yung traffic kanina, di ba, website pa rin yan, pero more on ipapakita lang. Ipapakita or i-show mo lang yung iyong business sa maraming tao. Ganon. Ngayon, ito, medyo filtered na kasi itong conversion. Website yan, tapos ipapakita mo sa maraming tao na interested sa iyong product. Interested to buy, interested to purchase your product. Ayun. So, hindi lang yan basta ipapakita sa mga ganong klase ng tao. Ang hahanapin ni Facebook dyan, yung mga people or tao na gustong mag-convert, kaya nga conversions eh. Gusto mag-convert into purchase, may action silang gagawin dyan. Hahanapin ni Facebook yung mga tao na gustong mag-take ng action, gustong bumili ng products or services na in-offer mo through Facebook ads. Ayan, di ba? So, ayan, I hope na naliwanagan na tayo. Hindi na tayo gugulo-gulo. Ano yung best na campaign objective para sa business ko? Ayan. So, messaging campaign ba yan? Traffic ba yan? By the way, meron pa palang isa. Ayan. Hindi ko na daanan kanina, engagement campaign. Nakakatulong din yan. So, hindi naman, ang purpose naman yan ay to build awareness sa iyong ads, no? So, pwede kang gumawa niyan. Para lang dumami likes, comments, shares. Kasi may impact din yon. So, ginagamit ko rin itong engagement campaigns. Halimbawa, gusto ko magparami ng likes. Kasi, sa unang run mo ng ads, konti lang yung magla-like dyan eh. Konti pala yung papansin dyan eh. Konti yung mag-comment, konti yung shares, di ba? Kasi, naka-conversion campaigns ka or naka-messages campaign ka. Ngayon, kung gusto mo mag-boost agad yung iyong likes, comments, shares, mag-i-run mo yung engagement campaign. So, same ads, no? Tapos gawa ka ng separate ads for engagement para dumami yung likes, comments, and shares. Pag marami na yon, pwede mo na i-off yung engagement campaign, i-retain mo na yung messages campaign mo or conversions campaign mo. Okay? So, hindi ko pala nadaanan kanina yan. So, yan po yung mga kailangan natin na mga campaign objective. Hindi naman kailangan lahat, kailangan lang natin is traffic for retargeting. So, mamaya yung susunod na mga videos, meron dong retargeting campaign. So, papakita ko how to retarget your audience. Then, engagement, para dumami yung engagement or maging aware yung tao dun sa inyong ads na ginawa. No? So, to gain likes, comments, shares, para kasi nakakadagdag rin ng curiosity sa ads mo yung engagement na yan. And then, video views, kung gusto mo ma-maximize yung talagang sales, kahit tamad na tao is mababentahan mo. Kahit ayaw nila magbasa, basta manonood lang sila ng video na ginawa mo tungkol sa products mo, possible na bumili pa rin sila ng ino-offer mo. Okay? Then messages, ito effective pa rin yan. Huwag niyong kakalimutan yung tinuro natin sa basic course na messaging campaign. Until now, gamit ko pa rin po yan. Very effective, no? So kung gusto mo ma-hit ang iyong 6-figure income every month, yan. So, messaging campaign ay very effective pa rin yan. And also, kung may website ka, try mo din ang conversion campaign. So, ako tinatry ko parehas, messaging campaign and conversion campaign. Nagkataon lang na mas effective yung messaging campaign ko kaysa sa conversions. Pero, sa mga may-ari ng website, effective yung conversion campaigns, no? So, itry nyo po yan kung gusto nyo mag-increase yung sales nyo. Okay, so I hope na naliwanagan kayo sa ating tinatawag na campaign objective. So sa next video, ituturo ko naman yung pixel, how to set up your pixel para sa website.